na. Hello, mga mahal! Welcome back to my channel, Chucky Hands! Okay, mga mahal ko, for today's video, aminin, blooming na naman si mahal! Dahil yan sa aking newest bundle of joy. Ayan, so, bago natin talakayin yan, which is gonna be on my video this weekend, abangan ninyo. Ngayon muna alamin natin kung bakit nga ba blooming si Mahal at ano nga ba ang mas nakakapagpa-confident pa sa akin. Well, mahal ko, aside sa inyo, aside sa mga messages nyo, aside sa pagbo-boost nyo sa akin araw-araw, aside for making me feel important, thank you. At syempre sa pamilya ko na walang sawang sumusuporta sa akin, if there's one thing syempre na it makes me confident is my smile! Ayan, kasi kilala niyo naman si Mahal, napakadaldalera. So, kapag nagsasalita ako, isa ito kasi sa aking biggest insecurity, to be honest. Isa yun before. Ngayon lang na nabibigyan na tayo ng unting liwanag, aminin. Actually, hindi nga konti. Malaking liwanag na ito. Sapagkat, kita niyo rin naman sa isa dating, kita niyo rin naman na it, I will not just be talking about kita niyo na liwan. Kasi mahal ko, ever since bata ako, meron talaga akong maliliit na ngipin. So ngayon naman din, kita niyo na, actually mukha ko malaki na yan eh. Lalo na before, chubby cheeks talaga, tapos bilugan, aminin. Ngayon, syempre, may konturan. So lalapit ako sa inyo ng very light para mas magkaroon tayo ng masinsinang usapan. Ay, gusto mo yun. So ito, isa po ito sa mga reason na nagbibigay sa akin ng confidence. For today's video, I'm gonna be sharing you my experiences and yung ginawa sa aking procedure as to why I am confident. Kaya kung napapansin nyo sa aking mga ibang videos, parang ang lively, ang saya panoorin, tas maayos kasi dahil sa ngipin ko. So, isa ipot. Alam mo, sa totoo lang, isa nga yun, parang isa talaga to sa nagbibigay sa atin ng confidence talaga. Kapag, alam mo yan, ang ganda ng ngipin mo. Tsaka pangarap ko to, mahal ko, isa to sa pangarap ko na magkaroon ako ng magandang ngipin. Kasi like, before nung, actually kasi before, ang dami kong mga pinag-auditionan, ganyan, commercials, ayan. Tapos feeling ko, kaya rin isa sa mga hindi ako natatanggap. Kasi before yung ngipin ko, maliliit talaga. Like, super maliit, mahal ko. Eh, siguro, nagtataka nga rin yung mga kaibigan ko. Like, sila Raph, ayan, nagtataka sila. Kasi ang liliit ng ngipin ko, so, ayun din, hindi ako makasubo na sobrang laki. Tapos ang bagal ko pa kumain. Gusto ko rin kasi, like, yung ganun-ganun. Pero ngayon, po ay nagpa-gum contouring. So, yung gum contouring, yun yung parang hinihiwa niya yung ngipin mo para magmukha siyang mas malaki. Ayan. And I'm so thankful because this smile makeover wouldn't be possible without my Apostol Dental Clinic family. Especially Dr. Jonas Apostol. Ayan. Siya po mismo. Dai, grabe to. Siya mismo ang gumawa ng aking ngipin. Ayan. Ito actually yung nagkurba at mag-aayos. Dahil this is just the part 1 of my smile makeover journey. So, halika, mahal ko, alamin mo at tignan mo ang mga nangyari before quarantine. And I'm so happy kasi maishashare ko na ito sa inyo and ninyo kung ano ang aking naging experience. So, hello mga mahal ko at ngayon nga nandito na tayo sa Apostol Dental Clinic. So, ano, and as of the moment, gagawin na muna natin ang ating first procedure, which is the gum contouring. So, yung gum contouring, ayun yung maghihiwa ng gums mo para mas maging bigger. Umapear siya na bigger, mas malengthen yung teeth, ganun. Ganun yung ginagawa niya, pinaka-ginagawa niya. And ganyan, sa ating smile makeover, mga mahal ko, syempre, kailangan meron tayong process. Hindi siya agad-agad, like in a snap, pa-achieve mo na yung ngipin mo. Kailangan talaga siyang pinaghahandaan, number one. Pangalawa, dapat professional ang gumagawa sapagkat, mahal ko, baka mamaya pag putsu-putsu, Diyos mio, marimar, iyak ang dali mo. So yan, mahal ko. So ngayon, andito nga tayo at medyo kinakabahan, but at the same time, I'm very excited na masimulan na to. At itong ating first ever
procedure, which is the gum contouring. At gagawin to ng mom, she yung pinakamayari. Diyos niyo. Kaya, sige po, ilaban na natin. Ayan, walang ka-makeup-makeup na naman ang badet. At sobrang close up. So, kuya, may tanong ako. Ano pong pangalan niyo? Al po. Al, anong edad at saan nakatira? 27, Makati. Okay, ang taray. Walang ilong sample dyan. Charot. Ay, iba naman po. O, oh, aminin dito. Nagsasayo pa. Hindi, kuya, kinakabahan lang ako. Char. Huwag ka magkabahan. Oo naman. Sanay naman akong masaktan. Oh, Charles. So, ayan, humuhugot pa bago magkaayusan. Para mo, minsan nga, no, mahal. Minsan kasi yung iba, takot talaga magbabunot, ganyan. Pero ako naman, hindi naman ako masyadong orkot sa ganyan. Hindi naman talaga, pero masakit lang pagkatapos. After? Hindi naman masyado rin, di ba? Tagal ko na kasing nabunutan nun eh. Ay, hindi pala, ito pala maaga. Ay, hindi, meron lang magaan ng kamay, merong hindi masyado. Yun ang totoo. Kasi last time nun, ginagawan to dapat parang root canal. Ay, masyukit, lalo na yung inuhukay. Pero okay lang kasi, tad-tad naman ang injection. Sasabihin lang, oh ma'am, kunwari hinga ka, inhale, biglang poop, tinuro ka na. So, paano ba yan? Shocky, ang dal-dal mo kasi tuturukan ka sa bibig. Mamaya. Hello naman po. Hi. Good evening. Ay, grabe. Hi. Raf, pares kayo ng intern ni Doc Jonas. Kayo po si Doc Jonas, apostol. Ayan. Kayo pala ang nasa floor na ito. Tinanong ko yan last time kasi umakyat din po kami. Sabi ko, ay, parehas, apostol. Ayun pala, sa inyo po pala yun. Opo. So, alam mo si Doc, ay, ma'am, fashionista. Siya ay isang fashion. Yung agad doon nalaman sa kanya ang kanyang pants. O, pack, aminin. But, ma'am, mga bagets talaga kami lahat dito. So, tiwala. At ito na. Okay, so first, I'll take photo muna. So that okay, we can check the before. And we can, be able to differentiate yung mangyayari after some time. Nakakatawa naman yung camera mo. Yeah, this is really for dental talaga. Smile finger. Ay, joke lang. See, Hawaii. Yung pinakamalaki yan. Normal smile. Bilagay mo ako dito kung katawa. Ito na, mahal ko. Pag sinabitan ka na yan, alam mo, bababa na yung upuan. Tao dyan, wala ka ng choice. So, alam niyo ba, mga mahal, pag nakaganito ka pala dahil para ka naka-Kylie Jenner ang lagi. Anong feeling mo ang kapal? Oo nga eh. Okay lang? Yes, Doc Love, ha? Game open. Ayan, ito na ang ngihim. Probe. Expose ko lang yung pinaka-tip ng ngipin dito. Okay, Doc. And here a little bit. Tapos kasi dito parang may something na din, yung composite. Yung pasta naka ano na din. Ang gagawin ko dito, iyaano ko to eh. Kocontour ko to a little bit. Pagpapaliitin ko konti. Okay, to, para hindi siya magmukhang. After a few days, maganda na siya talaga. Like when you smile, makikita mo na siya talaga na nag-start na tayo ng smile makeover. Even with gums pa lang. At saka a little bit of enameloplastic. Okay? So initial smile makeover and contouring. 5 minutes later. Grabe, para kong ano, lovey ni Kylie Jenner. So ngayon mga mahal, magpaparetoke talaga ako ng lovey ko.
Doc naman, hindi mo sinabi, may libre palang lip fillers ito. Mga dalawa to, Doc. Dalawang patong. Hello, madam! Yung kumakaway po ang magbibigay sa atin ng magandang umaga. Ang dalawang mag-showa. Dito ka lang, camera. Uy, kuya, ikaw naman. Parang gusto mo tayong dalawa sa frame. Pag-ibig na kaya pareho ang nadarama ito ba? Single yan si Al. Hi! Al, baka naman. Pag-ibig na kaya pareho ang... Can you smell bigger? Kinakaman lang. See if I add a little bit of material, pwede ko siyang kabahan konti and mas predictable na ngayon. I like it. Dok, iba talaga palawi natin. Pero ilang minutes lang yan, mahal ko. Ibig sabihin lang yan, yung anesthesia, ayan, manlabo. Ibig sabihin lang nun, yung anesthesia kasi talaga, dapat ganito. Kasi para hindi nyo maramdaman yung sakit. Pero actually, kasi nga, may mga ganun talaga. Meron kasi talaga mararamdaman mo. Ibig sabihin, hindi na-inject ng maayos. Dapat kasi pa nagagawang contouring. Talagang per tooth, di ba po? Yung inject lalo nung iba. Kasi may mga, sige. Pag walang injection yan, awit. Iyak ka. Napaka... Correct. Hindi, so, para safety lang din po. Exactly. Para at least hindi siya, ano, hindi siya painful experience. Opo. Oo, totoo. That's the first, ano eh, consideration when we do any dental procedure, especially pag nagtatanggal ng gums or I do a little bit of, ng nagbabawas, preparation of the teeth. Gusto ko talaga painless. Okay, that's why I always put anesthesia. And then after this, kasi nag-contour tayo, you might take mefenamic acid 500 milligrams. Mm-hmm. Okay, every 6 hours for pain. Pag nakaramdam no lang ng sakit daw. Yes. Pero mamaya, makakaramdam ka siguro. And then ice cream. That's very important. Okay. Yun, Dok, alam ko na. Ang unang gagawin, ang drive-thru sa pagkat, ice cream. Yes. So later, we will be serving ice cream. Ay, ang taray! Yeah. So, ganun dito pag nagpapa, may mga surgical, may... Ay! Oh, alam nyo na. Kapag mag-ump contouring dito, tumakbo, alam nyo kung bakit may pa-ice cream. So, yung pinaka-reason namin noon, para at least hindi siya mag-bleed or may stop yung bleed. Okay. Mm-hmm. Ah, kaya pala yung iba rin, kalang malamingan. Yes. Malamig. Malamig. Oh. Sakto malamig din naman ang panahon ngayon. Yeah. Ito din natin ang kalamigan. Tapos na ang Valentine's. Wala nang kainitan. Amin. Kuya Al, aminin mo, ano ang in-inject mo sa labi ko? Deadlock. Ay! May pa secret. So, ayan nga mga mahal ko. And our procedure number 1 is already done. So, ayan. Huwag nyo na lang masyadong pansinin ang aking labi. Medyo swollen lang siya because of the anesthesia. But yes, mahal ko. Alam ko naman at nararamdaman ko na naiintindihan nyo pa rin naman ako magsalita. But yes, mahal. So as of the moment, nakita nyo nga yung procedure na ginawa sa akin ni Doc. Pinalaki niya nga po ang ating mga ngipin para mas maging aligned siya and at the same time, maging mas maganda kapag ngumingiti na tayo. So this is the step 1 or our first procedure ng ating smile journey. Smile makeover. So yan, for this one, ayan o. Di ba aminin mo, ngayon lumaki-laki na talaga siya. Oh, fuck. So, ayan, mahal ko, dito makikita nyo na yung discoloration ng aking ngipin. Because dito is, ayan nga, malalaman nyo sa susunod ng aking mga videos kasi dito I will explain kung bakit nga hindi rin siya, bakit may discoloration, bakit parang hindi pantay lahat ng mga ngipin ko. So, yes, kalma ka lang dyan, sit back and relax because I'll tell you guys the story ng aking ngipin kung bakit ang dami nating mga ganapan. So yes, mga mahal ko, i-update ko na lang kayo maya-maya and we will continue. See you later! So ayan, mahal ko, ang sinasabi kong may pa-ice cream kapag nagpagam contouring. So ilaban natin at kumain na tayo ng ice cream. Ayan daw talaga. Kasi binibigyan nila ang kanilang mga patients para aminin. Hindi na mamaya. And ayan, there you have it, mahal ko. O diba? So medyo alam mo, to be honest, eto ha, walang halong kasinungalingan. Painless talaga yung naging ganapan. At, di ba, para pang nung una, kasi because of the anesthesia yun, kaya parang feel ko, nangangapal yung labi ko at
kitang-kita nyo naman, ang dadal pa rin sa camera. Walang tigil si Mahal. Even after. Tapos, dahil nag-offer pa na ang ice cream aminin. So, madam, excited na rin po ako bumalik dyan para sa another session of ice cream. Ayan, yun yung Mahal ko, ayun. Sa una lang, ganun siya. Then, alam mo, sa totoo lang, like, after 3 days, 4 days, okay na siya ulit. Ngayon na talagang fully na nakita ko na yung form niya and it's perfect. Like, yung talagang round shape. Kasi, ginaganon niya yung ginaganon. Yung binibilog. So, ayun, nalimutan ko lang yung term na nun. So, ayan, Mahal ko, and I'm very thankful, especially kay Miss Elaine Apostol and kay Dr. Jonas Apostol for doing and for giving me a chance to have that smile makeover. Maraming salamat po. And you know what, mga Mahal ko, isa pa tong pinakamaganda sa clinic na to is they opened, parang ang bilis nila mag-open. So meaning, ibig sabihin nun, they really follow the protocols. Tapos, ang galing, and at the same time, they are so reachable. Like, mabilis sila mag-reply when it comes to your inquiries. Kapag meron kayong questions or tanong, kung meron kayong gustong ipagawa sa ngipin nyo, do not hesitate to contact them. Ito yung kanilang Instagram, which is the Apostol Dental Clinic. Ayan, I will flash it. And also for the links ng kanilang mga social media pages para mas ma-reach out nyo sila. And kung meron kayong concern sa inyong mga ngipin, you can check it out. And ito pa, Mahal ko, alam niyo rin ba, ang pinaka-nakakatawa nila nung quarantine, they actually announced meron silang mga games, ganon. Tapos, they are giving smile makeover. So, I know that I'm in the right place. Super blessed ako na to be part of this family. So yes, Mahal ko, because of that, Dr. Jonas Apostol is actually in the house. And meron siyang message para sa inyo, mga Mahal ko. Hi guys, this is Dr. Jonas Apostol. I hope you're doing fine. I just want to let you know that in our clinic, safety is a top priority. Your safety, our safety, and the safety of everyone. And I'm excited to see you at the clinic. So, see you guys. And ayan na nga, natapos na si Doc Jonas. So maraming salamat, Doc Jonas, sa inyong pamensahe sa aking mga Mahal. So ayan, mga Mahal ko, once again, sana nag-enjoy kayo sa video na ito. Yes, this is informative kasi at the same time, maganda rin na meron tayong sapat na kaalamanan, especially ngayon na pandemic, and we must make sure that we are actually going to the right places kasi syempre, ibig sabihin nun, kaya sa mga naunang nag-open na clinics, they passed the protocols, they passed yung lahat ng mga kailangan mapass para mag-open. So, alam nyo na talagang nasa tamang kamay tayo at maayos at ang ating magiging kalagayan. So, yes, I'm super happy and super grateful, though, kasi sa totoo lang, noon, pinapangarap ko lang to. Sabi ko nga, wala akong camera doon. Talagang pinangarap ko to. Tuwan-tuwa ako tuwing nakakita ako ng mga commercial na mga may buong ngipin. Yung artista ngipin na parang pang Miss Universe. Inday! Kasi nag-pageant ako, ganyan. So, kita ko na maliliit yung ngipin ko. Pero, now, lumaki-laki na sila at meron pang on the way na mangyayari, na magaganap sa aking smile makeover, smile journey. So, yes, Mahal ko, if you wanna know more about it, abangan nyo sa ating part 2 sapagkat ito na ang road to artista or beauty queen ng ngipin at mukhang sasabak na ata ako sa beauty pageant after that. Abangan! Charot! Aminin! Chisera! Yan ang ihing ko. Ayan. So, kita-kita nyo pa lang. Dito ka lang. Ang liliit na, di ba? So, yun yung sinasabi sa kanyo. Yan yung dinaka-proof na liliit talaga ang hihin ko. Hal ko. Super liit. Ayan. Tapos, eto malalaki na siya. So, eto yung mga ginawa ni Doc. Which is super perfect yung pag-curve niya. Ayan, oh, di ba? Tapos, ang liliit. So, sobrang liit talaga ng mga hihin ko, Mahal. So, ayan. Tapos, ayan. Ang liliit din dito pa. So, ayan. So, I'm super excited kasi nabigyan na nila ng solusyon because of the gum contouring and ayan, lumaki lang na talaga siya. And mas naging parang pantay or symmetric yung ngipin. Kasi ganun, parang yung binabalance yung mukha mo, ganun daw. So, now I'm super excited and super happy
excited talaga sobra sa ating magiging part 2 ng Smile Makeover. So please, mahal ko, come with me as I share my journey to my Smile Makeover with my Apostol Dental Clinic family. So yes, talaga nga ng mga artista na ang ngipin. Ikaw naman, mahal. Shut up! Ayan, so talagang nang ganito. So, sobrang blessed po ako and sobrang thankful sa inyo. And yes, wala, hindi ako magsasawang pasalamat po. So, once again to my Apostol Dental Clinic family, I'm so excited to see you guys again. And of course, mahal ko, single ka man o hindi, mataba man o mapayat ang iyong pisngi, may chalky hits na nagmamahal sa inyo. Kaya mamahal ko, see you on my next video. Bye!